Hi mga ka-sorry! Welcome back sa ating panibagong video, no? So for today's video, pag-uusapan natin kung paano ba natin malalaman kung isang tao ay, alam niya na, mandarambong. So meron talaga yan. Di talaga yan may iwasan sa isang tindahan. Siyempre, pera yung pera yun. Isa lang tindahan, pero talagang mga ganun. So dapat observant din kayo. At saka careful kayo. Kasi pag yan sila atake, ewan ko na lang. Kaya careful talaga sa mga tao na na-encounter na ganyan. Kasi mapapansin mo yan later on. Yung iba kasi na yung ganyan mutos na nila ba, yung mga ganyan na kunyari, dadalhin ka, chika-chikahin ka, tapos ganito, ganyan, ganyan. Tapos yung ganito, ganyan, nagpapabarya, tapos yung ganun, yung ang bilis kasi ng mga kamay nila, di mo yan may explain. Kaya careful ka talaga sa mga ganon. Kaya ang ma-advise ko lang, lalo pa, kunyari, sa isang sari-sari store, may mga passers, lalo pa yung mga passersby na hindi mo talaga namukhaan palagi. So, careful. Kung makipagdaldalan man, distance, at saka, at the same time, yung huwag masyadong mahaba yung usapan nyo, kasi dun ka na dadala eh. At saka yung iba dyan, yung, kunyari, nagmamadali, yung lilituhin ka, yung ganito, ganyan, ganyan, yung binigay ko, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, hindi pala, tapos nalilito ka na, nakapagbigay ka na ng pera, tapos, nadaya ka na. Siyempre, di ba? Yun talaga dapat muna, anuhin, yung babantayan. Kasi ang hirap ka naman kitain ng pera sa isang tindahan. Tapos, gaganon ka lang doon yung iba, lalo pa yan, no? Babantayan talaga din yung iba, yung pera. Yung, kunyari, katulad sa akin, sa case ko na nangyari, no? Kunyari, ganito, bumabalik yung customer, sabi na, ate, kulang pala yung sinukli mo kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, katulad niya, nangyari na sa akin, sabi ko, okay lang pa nangyari. Sabi niya, kahapon, naisip ako, kung kahapon, hindi bumalik sana siya kaagad, eh, bakit? Kinabukasan siya bumalik. Tapos sabi pa niya, eh, review mo lang sa CCTV, eh, nagkataon na wala kami CCTV. So, yun, isa din yun sa mga ano, kasi alam ko talaga sa sarili ko, na pag nag-aano ako, syempre kahit ikaw naman sa sarili mo, kung nagkamali ng pagsusukli sa'yo yung tao, hindi, balikan mo kaagad para malaman, kasi hindi naman ikaw lang yung kinikater na customer, ang dami-dami mga tao na, ano no, yung magpa-pass by sa tindahan, tapos ikaw na lang talaga yung maano natin, no? So yun talaga, at saka next na napabantayan nyo yung pera. Dapat marunong kayo mag-distinguish kung yung pera totoo talaga at hindi, para hindi tayo malulusan, malulusutan, lalo na pag peak season, no? Kasi yung iba talaga, meron yun one time. Bigay siya. Alam namin na fake talaga. Kasi yung pera niya, pagka ganun mo pa lang, hindi na gumagalaw. At saka, lalo pa baguhan ka pang nagbubukas ng negosyo, yun talaga yung babantayan. Kasi yung iba talaga, nagtitake advantage siya. Kaya dapat wise ka talaga, do some research, tapos magtingin ka talaga ng fake versus hindi. Kasi ang hirap pa naman, mostly niyan, ang mga pera niyan, 1,500. Siyempre, magkano lang yung kita mo sa isang tindahan, magkano lang yung profit mo dyan, tapos dadayain ka ng libu-libu. Diba ang hirap? So sa amin, sa case namin, na ano namin itong pera, yung number rin dito, kinakapa namin. Kasi nagtingin din ako na meron din isang nagbablog na ganito daw, makain na ganyan. Tapos, ganunin mo kung wala ka namang money detector. Kasi malalaman mo talaga, mapapansin mo talaga ano yung totoo sa hindi. Kasi yung hindi talaga, parang magaan siya. Parang walang kabuhay-buhay na papel. Samantalang yung totoo talaga, makikita mo naman yung serial number, yung lahat-lahat. Kasi, sometimes pa naman, pag magmamadali ka na, hindi mo na yun mapapansin. Kaya, careful lang talaga dun. So, yun lang naman. So, see you sa ating next vlog at maraming pa tayong chika at pag-uusapan ng walang hanggan, no? Sige, thank you, bye-bye!